Good morning, love of Jesus, Valenzuela family, online family po natin, Body of Christ from Metro Manila, Luzon, Visayas, and Mindanao. I am Pastor Kiko. Patuloy po tayong makinig ng mensahe ng Panginoong Diyos. Meron siyang sasabihin sa iyo. At sa umago pong ito, meron po tayong bagong gagawin na tulong-tulong sama-sama. Panoorin po ninyo hanggang sa matapos. Kindly share this live video. Excuse me po. Tapusin po natin ang gandulo. To God be the glory. Paki-share lang po ang video. Sa team replay po natin. Good morning po. Good morning. Hello po, Ma'am Karen. Good morning po, Ma'am Levy. Brother Sebastian Silverio. Hello. Tapusin po natin gandulo po. Ngat maari ay praise God, praise God. It's already 7:30. Hintayin lang natin ang iba po, no? Start po tayo ng 7:35 kasi bago lang po tayo magsimula ng 7:30. Hello po kay Ma'am Gregoria Rafanan. Good morning po. 7:30 start po tayo, ha? Praise God. Kamusta na po kayong apat na nanonood po sa atin? Nakapanood na po ba kayo ng Sunday service? Can you type yes or no? Ma'am Elvira, good morning. How are you? Kamusta po kayo sa ating pong mga online family? Kamusta na po kayong lahat? We are here at Valenzuela, kaya iba po yung ating pong background sa likod. Ito po yung aming pong simpleng tahanan. Nasa taas po kami ng church. Ito po yung blessing ni Lord. Hello po, Ma'am Estela Maris Lampasa, Brother Jesse, and Sister Jesse Marie. Hello, ingat sa biyahe, sa pagpasok po ninyo. God bless po sa inyo. Praise God, praise God. Ma'am Yoli Mabasa, good morning. At ito pong nakikita niyo po sa taas, ito po. Mamaya i-share ko po sa inyo our new project, the Project Nehemiah 2023. Okay? Maganda po ito at sana po makiisa po tayo. Gusto po natin mapagpala ang simbahan, mapagpala ang church. Excuse me po. Mamaya po ibabahagi po natin po ito bago tayo mag-Word of God. Good morning po. Good morning po. Paki-share po sa timeline sa gisip po natin. Alam po ng iba, alas 8 tayo saka kaya siguro po malilate po ang iba ng kalahating oras. Lagay po natin sa comment section katulad po ng binanggit po ni Ma'am Yoli Mabasa. Thank you, Jesus. Lagay po natin. Thank you, Jesus.
Praise God. Lagay po lang sa comment section. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Last 1 minute po. Last 1 minute. Tayo po ay mag-start na. Muli, magandang araw po sa inyong lahat. It's live Monday morning devotion. I am Pastor Kiko. At binabati po natin ng happy, happy birthday si Ma'am Annalisa o Sister Annalisa Eueño. Happy, happy birthday po sa inyo. Nandiyan na po ba kayo? Mukhang wala po po. Mamaya babatiin po natin ulit, no? At ipapanalangin po natin siya mamaya. Pakisabi po sa GC, manood na po sila, no? Ipaki-comment lang. Nood na po kayo. Start na po si Pastor. Salamat po, ah. At ngayon po, dahil mag-7:35 na, tayo po ay magsisimula na. Si Sir Wilma Masangkay, magandang araw po sa inyong lahat. At sa lahat po ng nakikinig at hindi nagko-comment, hello rin po sa inyo. Ma'am Levy Bruno from Hong Kong. Good morning everyone. Sir Louis Reyes, Sir Ferdy, Tita Elnita Roman, Ma'am Roda Constantino, hello po sa inyo. At tayo po ay mag-start na, tayo po ay mananalangin na po. So ready 7:35. At tayo po ay magpuri at magpasalamat sa Panginoon. Sa umaga pong ito. Hallelujah. Tita Lenita, good morning po. Tayo pong lahat ay pumikit at manalangin. Magpasalamat sa Panginoong Diyos. Purihin ka, Yahweh, aming Diyos na mapagmahal, punong-puno ng grasya, awa, at kalinga sa bawat sa puso amin. Sa araw po na ito, nandito po kami upang magbigay lamang po ng parangal sa iyong pangalan. Unahin ka sa aming pong buhay. At ito po yung pagkakataon na masilayan po namin ang kagandaan ng iyong nilikha at magamit ang buhay po namin for your greater purpose, Lord God. Ngayon pa lamang, Panginoong Diyos, naniniwala po kami na mayroon kang magandang gagawin sa araw po na ito. Pero bago ang lahat, kami po ay humihingi ng tawad sa lahat ng pagkakasala na amin pong nagawa. Hindi lingid sa iyo ang mga bagay na ito. Meron kaming mga sinabi, inisip at ginawa na hindi tama sa iyong harapan. Lord, patuloy mo pong ayusin ang aming mga puso, ang aming kaisipan, ang aming mga kamay ay magamit sa tama at mabuti. And all parts of our bodies, Lord God, magamit po sa righteousness. Continue, cleanse us, continue, transform us, Lord God. And continue, Lord God, use us for your glory. Patuloy mong ingatan lahat ng papasok sa eskwelahan, sa trabaho, pupunta sa kanilang mga negosyo. I-prosper mo po ito. Give them strength and wisdom and guidance. Especially, yung pagsama mo ay kanilang maranasan. Ngayon pa lamang, Lord God, we speak blessings. We speak healing, Lord God, in Jesus' name. We speak, Lord God, restoration. We speak, Lord God, hope, peace, and joy. We speak, Lord God, wisdom upon wisdom and strength to each and everyone of us, sa lahat ng hihina. Palakasin mo po, Panginoong Diyos, sa pangalan ni Jesus. Salamat po, Panginoon. Kami po ay may taglay na galak at ngiti sa aming mga labi sapagkat ikaw ay mabuti araw-araw sa aming buong mga buhay. Patuloy mong pagpalain ang lahat ng Team Live and Team Replay from our OFW sa Singapore, Malaysia, Panginoong Diyos, sa Hong Kong, sa Canada, California, Panginoong Diyos, at sa Middle East. Maraming salamat po. Maging sa Luzon, Visayas, and Mindanao, sa Metro Manila, at sa love of Jesus, Valenzuela, we pray for the greater works of the Holy Spirit ay maranasan po namin for this morning. Sa iyo po ang paborit pagsamba, sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Praise God, praise God. Nandiyan na po ba si Ma'am Annalisa Eueño? Shoutout po sa inyo. Happy, happy birthday po. Praise God. Meron lang po nagbumati po sa akin. Si Ma'am Edwina, sinabi ko lang live na po tayo. Praise God. At ang kakantayin po natin ngayon ay Awit ng Pagsamba. Lagay po natin. O Awit ng Puso pala. Sorry. Rather, Awit ng Puso. Paggising sa umaga. Hello po. Sister Gladys Madarang, God bless you. Manood ka hanggang dulo. Mahal ka ng Panginoong Diyos. Kindly accept me as your friend sa Facebook. At isasali ko po kayo sa GC. Mahal na mahal po kayo ng Panginoon. Right. Sige po, tayo po ay aawit na sa Panginoong Diyos.
awit ng puso, pagising sa umaga. Can we tayo pagising sa umaga? Buksan po natin ating mga labi. Tayo po umawit sa Panginoon ng papurit pagsamba. Hallelujah. Awitin po natin po ito. Hallelujah. Jesus, I keep.
Lakas ko ay nanggagaling sa iyo, Panginoong Diyos. Maraming salamat po. Nanggagaling sa iyo. Lagay po lang sa comment section. Thank you for your strength. Thank you for your strength, Lord. Salamat po sa lakasan na patuloy mong ibinibigay po sa amin. Hallelujah. Lord, this Monday morning, Ikaw pong pumilo sa aming mga puso. Empower us, enlighten us, Lord God, and equip us, Lord God, for Your greater glory. In Jesus' name we pray. Ang lahat po ng nanonood po ay magsabi po ng Amen! Amen and Amen. Praise God po, praise God. To God be the glory. To God be the glory. Praise God. Hallelujah, hallelujah. At bago tayo magsimula, no, pwede po ba sa 20 nanonood, pakishare po natin sa timeline for 1 minute ang ating pong gawain pong na ito right now. 1, 2, 3, go. Pakishare po. At kapag na-share nyo na po, can you type share done? Or done sharing. O kaya share. Lagay nyo lamang po dyan. No? And then sa hindi pa po nakakanood ng ating pong gawain po kahapon, ay panoorin niyo po si Sister Jonalyn na nagturo po sa atin. Ang ganda po ng topic po natin about united in faith, no? Ang greater faith ay mayroong pagkakaisa sa pananampalataya. Do we believe na ang Panginoong Diyos ay gagawa ng himala po sa atin? Can you type amen kung kayo po nanampalataya? At yan, lagay niyo po sa comment section, amen. Maraming salamat po sa mga nag-share, ha. Shout out po sa lahat, Ma'am Estela Salvador, sa mga humabol po, no? Ma'am Badet, ingat po kayo sa pag-uwi, ha. From Naiya, sino po ang hinatid po ninyo o sinundo po ninyo? Ang inyo po bang anak? Welcome back, or ingat sa pag-alis, no? Hindi natin alam kung papunta o pauwi sa dito sa Pilipinas. Okay. Si Sir Mary Anrapanan, hello. Magandang araw sa iyo, Ma'am Carmina Linares, Ma'am Sorena Pascual, si Sir Merlina from Laguna, hello po. Sa ating mga OFW, kay Ma'am Aisa, si Sir Nancy, Ma'am Levy, hello po sa inyong lahat. At kung meron tayong mga bago, can you type nyo? At i-welcome po natin sila. Bago, nandiyan na po ba si Ma'am Analisa Yuenyo? Shoutout po sa inyo. At siya po ay aawitan po natin ng happy birthday. Isa po sa masugid po natin. Excuse me po. Masugid na nanonood po. No, kaibigan po natin, kapitbahay po natin sa Tondo. Siya po ay may kaarawan po ngayon. Happy 50th birthday, Ma'am Analisa Yuenyo. Kantahan po natin siya. Happy birthday po. To you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Praise God. In behalf of Love of Jesus Valenzuela, we would like to greet you a happy and blessed and joyful birthday, Ma'am Analise Ayueño ng Gagalangin, Tondo, Manila. Happy, happy birthday po. Lagay natin sa comment section, happy birthday, Sister Analisa. Lagay po natin dyan.
Happy birthday, Sister Annalisa. At ngayon po, siya po ay ating pong ipagpipray sa oras po na ito. Pwede po ba? Magpray lang po natin siya, maging kanyang buong pamilya. Lord, maraming maraming salamat po. Lord God, sa buhay po ni Ma'am Annalisa Eueño, kaarawan niya po ngayong araw po na ito. Patuloy lamang po na ang aking panalangin. Patuloy siyang samahan, Panginoong Diyos, sa kanyang journey. Sabi niya po sa akin kanina, Lord, siya po ay in love na in love sa iyo. Ang panalangin ko po, hindi humupa, hindi mawala ang pagkakaroon ng kanyang dakilang pag-ibig sa iyo sa pamamagitan ng kanyang pagsunod at paglilingkod sa iyo. At ang panalangin ko lamang po, ikaw po ang magbuhos ng masaganang pagpapala sa kanyang buhay. Spiritually, emotionally, physically, mentally, at sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay, pagpapalaib po siya. Kasama ng kanyang asawa, si Brother Ernesto, ng kanyang mga anak, ng kanyang mga apo. Panginoong Diyos, we pray na ikaw po ang magligtas po sa kanila. Ikaw po ang magpala po sa kanila. Ikaw po ang magingat po sa kanila. Ikaw po ang magbigay ng magandang kalusugan. At sa araw po na ito, sa kanyang 50th birthday, sa golden birthday, Lord God, we pray na patuloy niyang makita na ikaw ay tapat at mabuti sa kanyang buhay. Salamat po. Ang panalangin po namin, mas lalo mong i-enhance ang kanyang boses to worship you, to live in worshiping you, Lord God, sa kanila pong church. I pray, Lord God, na siya rin po ay makapag-preach ng gospel. I pray na patuloy na siya po ay lumago sa pananampalataya. Lumago, Panginoong Diyos, yung kanyang, mabuild yung kanyang karakter. At patuloy na sa araw po na ito, maranasan niya, Lord God, ang masaganang pagpapala at pag-iingat at gabay mo araw-araw sa kanyang buhay. Salamat po muli. Continue bless her life. Bless her family, Lord God. Save them all. Protect them. And we bring back all the glory and honor and thanksgiving in Jesus' name. Amen and amen. Praise God, praise God, and praise God. Hallelujah. Hallelujah. To God be the glory. Happy birthday, Sister Annalisa. Thank you so much po for always watching dito po sa ating pong gawain. At patuloy po kayong pasaganain at pagpalain po ng ating pong Diyos na buhay. Praise God! Hello po sa 22 nanonood. Lahat po ba kayo nag-share na? Can you type yes kung nag-share na po kayo ng ating pong live? At kung hindi pa, pakishare naman po. At si Sir Merlina, pakinaman po sa GC po natin. Please comment them. Manood na po kayo. Start na po si Pastor. No, manood na po kayo. Baka alam po nila, alas 8 pa rin po tayo. No? Kaya tayo po ilubos na nagpapasalamat sa Panginoong Diyos. And sa oras po na ito, bago tayo mag-aral ng salita ng Diyos, I would like to share the Project Nehemiah 2023. Yung ating pong Project Nehemiah 2023. Praise God, praise God. Ito pong Project Nehemiah, ito po isang vision po na ibigay sa akin ng Panginoong Diyos. No, na gusto ko lang ibahagi po sa inyo. Pastor, ano ba yan? Palagi ko nang narinig yan ng mga nakaraang araw. Ano po ba yan? No? Ang Love of Jesus Valenzuela ay magkakaroon po ng new project, no? Ang tawag po ay Project Nehemiah 2023. A 52-week sacrificial giving for 1 year. Can we type 1 year? Isang taon po ito, hindi po ito biglaan. Okay? Ano po ito? Isang sakripisyo, pero ikaw ay masaya na nagbibigay. At ang pinakapunta po nandito ay ito po ay willing and wholeheartedly na magkakalob ka sa Diyos. Walang sapilitan. Can we say walang sapilitan? At ito po yung text po natin, Nehemiah 6:15. Pagkaraan ng 52 araw na paggawa, natapos ang pader noong 25 araw ng 6 na buwan. Dito po, sa istorya, sa Book of Nehemiah, nagkaroon sila ng burden, si Nehemiah, na manalangin. At hindi lang manalangin, kundi gumawa ng aksyon, no? Hindi lang manalangin at mag-fasting, kundi gumawa ng aksyon na sila po ay mag-build ng pader para sa proteksyon doon sa kanilang lugar, no? Mahalaga po ang pader po sa kanila, no? And then sa atin naman po, hindi natin i-build ang pader, hindi wall, kundi worship hall. Can we type or say worship hall? In 52 weeks, we will build a worship hall. The church renovation ng church po na ito. Marami po pong dapat gawin. Alam niyo po yan, lagi po sinasabi po sa inyo. Ito po yung vision po natin. It is a call to all disciples, a generous believers, team on-site and team online. In 52 weeks, we will build a worship hall. All will give sacrificially but joyfully. No, ulitin ko pa, but joyfully in this Project Nehemiah 2023.
2023. All Christians are involved in this new project 2023. No? Let's be united in building worship hall for God for a better place and a better future of the next generation who will disciple or train them inside the church. Diba sa mga restaurant, ang gaganda po ng lugar, yung ambiance, yung atmosphere, no? Sa eskwelahan, pinapaganda rin po nila yung mga school. Sa company po ninyo, ang gaganda ng kwarto, ang gaganda ng lugar. Para kapag nagtrabaho ka, talagang blessed na blessed ka sa City Hall, sa Quezon City, sa Barangay Hall po ninyo, Ma'am Broda. Pinapaganda po yung lugar po ninyo. Para kapag nag-train, nag-aral, nagluto, kumain, masarap po yung ating pakaramdam kapag yung paligid po natin ay maaya pong natitignan. Ganoon din po sa loob ng church. Hindi po tayo magpapauli. Gusto po natin yung loob ng church ay talagang gumanda at yung labas ng church na makita ng mga tao sa labas ay talagang yung church na ito pinagpapala ng Diyos. No? Sabi nga, God will transform us from inside and out. From church people, uunahin po natin syempre yung church people, yung discipleship. No? Tuloy po ang ating pong discipleship sa online. Magsisimula na po tayo. No? And yung to church worship hall, yung development sa church. No? Almost 300,000 na po ang nagastos po dito. But we need, ang target funds po natin is 100,000 pesos. No? Can we type 100,000? Pastor, ang laki po niyan. Parang hirap natin mapuno po yan. Ang ating pong main objective po rito is to raise funds for our church renovation 2023. Ang target date po natin ay April 2, 2023. Sunday po yan. At ang finish po natin o ang ending po natin for one year, isang taon, April 7, 2024. Sa isang taon, naniniwala po ako kapag sama-sama po tayo magbibigay, hindi po mahirap. Okay po? No? And meron po tayo mga plan A, plan B hanggang plan E po. Pwede po tayo magbigay one time, big time. Pwede po tayo magbigay 2 gifts, meron po 4 gifts quarterly, meron po siyang monthly, and then yung pinaka mabilis po is weekly po tayo po ay magbibigay sa Panginoong Diyos. Pastor, magkano po ba yung ibibigay po namin? Depende po sa inyo, no? Basta ang target po natin, dapat makuha po natin. Alright? Makuha po natin po ito. And magkaroon po tayo ng estimation po rito. Halimbawa na lang po, mayroon pong 100 givers na magbibigay po sa atin, no? Na talaga magpe-pledge po sa atin. Sa isang taon, kailangan mo lang magbigay ng 1,000 pesos. Mahirap madali. Can you type yes po? Mahirap or madali, lagay niyo po dyan. Pero sabihin na natin, hindi lahat talaga 100. 50 lang po kalahati. Each one of us magbibigay po ng 2,000. Eh, pastor, parang paano kung talagang hindi ho kaya yan? Konti lang po yung magbibigay. Meron pa rin ho tayo rito. 30 persons. Ang bawat isa ay magbibigay sa isang taon ng 3,333. Sa isang taon po yan, hindi po yan, ano, ah, hindi po yan sa isang linggo lang. Sa isang taon po. Mahirap madali. No? Kung ikaw ay giver, madali lang po sa atin yan. At kami po, no, magko-commit po kami. Ang aming commitment is either monthly or quarterly. Ito po yung aming commitment. Kahit wala pa pong bilang ng ilan po tayo. Ang commitment po namin, 5,000 pesos kami pong mag-asawa sa isang taon. Yan po yung aming commitment. No, I think na nasa 400 plus po siya every month. And then kaya po namin yun sa biyaya po ng Diyos. No? Kasi gusto po namin na mismo ang pastor, ang leaders, yung mga leaders po natin, sila rin po magbibigay, no? At may tanong po tayo rito. Paano, pastor, pag hindi po namin kaya magbigay ng sinasabi niyong halaga, no, ng 3,333, no? Ito po yung pinakaano po, kung magkano po ang gusto niyong ibigay na nanggagaling po sa inyong puso na hindi po kayo napipilitan, ibigay niyo po para sa church for one year. Okay? At kung kayo talaga ay generous, higitan nyo pa yung 5,000, higitan nyo pa yung 10,000, nasa inyo po yan. Basta ito po ay para sa Diyos. Kung kaya natin bumili ng iPhone na mamahalin from 80,000 or 50,000, kung kaya natin bumili ng laptop ng 50,000 or 30,000, kung kaya natin bumili ng mga alahas na mamahalin po, mas kaya natin i-bless si Lord. Amen? Mas kaya natin ibigay yung para sa Diyos. Okay? No, kaya, kung hindi nyo pa po masalong naintindihan at meron po kayong tanong, eh mamaya po, eh i-PM nyo po ako.
at available po ako, pwede tayo mag-video call, kausapin ko po kayo. At magkakaroon ho tayo, ito yung maganda, magkakaroon ho tayo ng tinatawag na commitment form. Ilalagay po natin yung inyo pong pangalan po roon at yung inyo pong kung ano po yung plan po ninyo, kung magkano po ibibigay ninyo, at ilalagay po natin yan. Kung kayo po ay weekly or monthly magbibigay po, eh ilalagay po natin dyan. Magkakaroon po tayo ng physical o hard copy ng record po dito, at ang mga treasurer po natin ang magsusulat po dyan. At every week or every month, babanggitin po natin yan every Sunday. No, at makikita po natin na unti-unti lumalaki po yung funds. Kasi po may mga nagbibigay ng weekly or monthly, no? At yan po ay sa biyaya po ng Diyos. Ulitin ko po, kami po magko-commit ng 5,000 pesos. Meron na po sa atin, no? Hindi na natin siya shout out para ako po, sinabi ko lang po para halimbawa lang po, no? Kasi sabi nga ang discipleship ay gawin ko muna bago gawin ng iba. Hindi pwedeng iutos ni pastor tapos hindi gagawin ni pastor. Kaya sinasabi po natin. Meron pong isang nag-commit, isang kaibigan kong pastora, hindi ko pa nakikita, pero kakilala ko po sa pangalan, taga Valenzuela po siya. Sabi niya, "Pastor, I will commit 5,000 pesos para sa church ninyo." Amen po. At meron po isa sa onliner po natin, hindi ko na rin babanggitin. Nanonood po siya ngayon. Magbibigay rin po siya ng 5,000 pesos at ito po yung unti-unti niyang ibibigay sa simbahan. To God be the glory. No? Meron din po isa sa atin, no, na nanonood na talagang magbibigay po, no? Ang panalangin po natin na nawa magkaisa ho tayo. We must have a united faith in Christ na itong 100,000 ay mapupuno po natin, at yung panalangin po natin, ito po ay sumobra. Ito po ay talagang mag-overflow yung blessing ng Panginoong Diyos at magamit pa po natin sa iba pang mga bagay, sa feeding program, sa mga kailangan po nating bilhin pa sa church po na ito. At isang araw po, naniniwala po ako sa pagkakaloob po ninyo, pagpapalain po kayo ng Diyos. Amen. Eh pastor, ang dami namin pinagbabayaran po ngayon ng mga utang. Meron kaming kakapusahan, meron po kaming problema sa finances. Sino po bang walang problema sa finances? Kahit mayaman po, may problema sa finances. Pero ang problema po ng bawat sa puso atin, ano po? Madamot po tayo minsan sa Panginoong Diyos. No? Madamot po tayo. Pero maraming salamat sa Lord. Itong project po na ito, mag-work out sa biyaya ng Diyos. At nawa, makasama ka po. Kung kayo po ay magko-commit, PM niyo po ako. And then, kapag ka nalista po natin yan sa Sunday, ire-report po natin kung ilan na po ang nag-commit. At nawa, kung tayo po ay magkakaroon ng 30 givers, no? Alam niyo po, kung magkakaroon po tayo ng 30 ang magbibigay ng sa 100,000 pesos, alam niyo po, ang magkano po yan araw-araw? 9 pesos a day. Yan. Kung kayo po ay may 9 pesos a day, mag-join na po tayo rito at patuloy po tayo na pagpalain ng Panginoong Diyos. Madali lang po yan, 9 pesos a day. Isang araw po, sa 30 ang tao o yung 100,000 makukuha sa biyaya ng Panginoong Diyos. At sa sobra pa, in Jesus' name, baka maging 100,000 1 pesos pa po ito. Kaya yun lamang po, maraming salamat. Bibigyan ko kayo ng kopya ng ito pong mga binanggit ko po karina. Ipapost po natin yan sa inyo, no? Through PM. At yung mga, ito maganda po, no? Yung mga bata, G4 Kids, at yung mga young people, kasama po natin sa pagbibigay po rito. Piso a day yung sa mga bata. No, gusto po natin pati bata kasama sa gagawin po natin at sa mga kabataan. Bakit? Dahil ito po na vision po na ito ay para po sa lahat. Sa mga nalate po ng konti, si Sir Bina, si Sir Merlin, paki-replay na lang po ang video po na ito. Isinerwa na po natin yung tinatawag na Project Nehemiah. At kung meron po kayong tanong, i-PM nyo na lang po ako. At ngayon po, mag-aaral lang po tayo ng salita ng Diyos, no? Mag-aaral lang po tayo ng salita ng Diyos. Lahat po magbibigay. Kami po magbibigay. Kung ako po magbibigay, kami po 5,000, tapos 15,000 na po, no? Ang kulang na lang po natin is 85,000. Meron na po nag-commit ng 5,000. Kami po, yung isang pastora na kakilala ko, na hindi ko pa namin meet, pero generous po siya, no? And then, yung isang sa mga onliner po natin, thank you so much po. No, siya po ay nag-commit na rin at unti-unti ibibigay niya po yung 5,000 sa biyaya po ng Diyos. For 1 year po ito, ulitin ko ha. For 1 year. Okay po.
Kung hindi niyo po naintindihan, PM niyo po ako. And tomorrow, sa mga susunod na araw, patuloy nating ibabahagi po ito. No, magandang umaga po sa inyong lahat. Ma'am Josephine, paki-reply na lang po ang video. Share po natin yung project ni Himaya sa mga humabol po. At ngayon, mag-aaral na po tayo ng salita ng Diyos. Ayan. Yan, sana po, nakikinig po ako habang nasa tricycle. To God be the glory. Yan po yung mga gusto nating marinig, no? Na kahit nasa ano, nasa sa lansangan, nasa biyahe, nakikinig. Yung iba po sa atin, tulog pa. No? Mamaya po siguro manonood. Ang panalangin po natin talagang sila po ay gisingin ng Panginoong Diyos. Yung natutulog po nilang diwa na dapat magkaroon ng time sa Panginoon, no? Huwag makalimot sa Diyos, no? Lagay po natin sa comment section, I am excited. I-PM niyo po ako mamaya, private message po. Praise God. Nandiyan na po ba si Ma'am Edwina? Nanonood na po ba? Nagme-message po sa akin. Hallelujah. I am excited. Excited na po ba kayo? Ang title po natin po ngayon is Kaya ni Lord Mag-isa. Kaya ni Lord Mag-isa. Lagay natin sa comment section, Kaya ni Lord Mag-isa. Praise God, praise God. Hallelujah. Ang ating pong text ay matatagpuan po sa 1 Samuel chapter 5 verse 4. 1 Samuel chapter 5 verse 4. Hallelujah. Do you realize that there are many good reasons why we've been called to share the gospel? Bakit ba natin dapat kailangang share ang salita ng Diyos? Let's find out. 1 Samuel 5:4. Sabi po rito, nang magbalik sila kinabukasan, nakita nilang nakasubsob na naman si Dagon sa harap ng kabanang tipan. Ang ulo at mga kamay nito ay putol-putol at nagkalat sa may pintuan. Walang natirang buo kundi ang kanyang katawan. Ulitin ko lamang po para mas maintindihan niyo po, ah. Nang magbalik sila kinabukasan, nakita nilang nakasubsob na naman si Dagon sa harap ng kabanang tipan. Ang ulo at mga kamay nito ay putol-putol at nagkalat sa may pintuan. Walang natirang buo kundi ang katawan. Ayan po, meron pong nag-message po sa akin. Nabasahin ko lang po. Pastor, 5,000 po galing sa family po namin. To God be the glory. Hindi ko na po babanggitin kung sino po, no? At pagka pinaus po natin yan, huwag nyo pong asana makikita po ninyo ang inyong pangalan. Siguro makikita nyo po rin yung ano, yung first name, first letter po, no? First letter. Halimbawa, Enrico, E, ilang, no? Para hindi natin maalam kung sino ba to, no? O kaya naman, gagawa lang tayo ng ano, ng tinatawag na control number, no? Para kasi po ang pagbibigay ko talaga, I'll be honest to you, ang pagbibigay ko talaga hindi po ina-announce po 'yan. Okay po, kaya wag po kayo magagalit po sa amin. Sa ibang relihiyon ina-announce po 'yan, pero sa sabi kasi ng Bible eh, maging sikreto ang pagbibigay po natin. Praise God, meron na po tayong 20,000. Hindi pa po tayo nagsisimula, meron na tayong 20,000. Magkano na lang po? 80,000 na lang sa biyaya ng Diyos. Praise God. Praise God. Meron na pong 4,000 na 5,000 na magbibigay. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory. Alam niyo po, sa 19th century, poem ni Annie Johnson Flint, The Words Bible, which was also made into a hymn by a few composers. She wrote these words, Christ has no hands but our hands to do His work today. Christ has no hands but our hands to do His work today. No? Kasi hindi na nga talaga physically makakilos si Jesus po rito. No? Kasi nasa langit na po siya at hindi na po siya bababa para magministeryo sa ngayon. Ang bababa na lang po siya sa langit pag second coming na po. Alright? And then sabi nga ho, she wrote these words, no? Christ has no hands but our hands to do His work today. Ibig sabihin, tayo yung gagamitin ng Diyos. Ito nga maganda eh. Hindi anghel ang gagamitin ng Lord to preach the Word of God, kundi ikaw mismo. What a privilege and opportunity na tayo po ang gagamitin ng Panginoong Diyos to preach the Word of God. Pero ang problema po sa atin, excuse me po ah, ang problema po sa atin, ayaw natin magbahagi ng salita ng Diyos. Natatakot po tayo. No?
Ito nga yung masakit na katotohanan. Hindi tayo natatakot na mag-chismis sa buhay ng ibang tao o magkwento ng ibang bagay. Talagang ang lakas ng loob natin, masaya-masaya pa nga tayo. Pero pagdating sa salita ng Diyos, pagdating sa pagmamahal ni Jesus, yung sakripisyo ni Jesus, nahihiyaw tayo, natatakot tayo. Sa mahal na araw kaya, magagawa mo bang i-share si Jesus sa kapwa mo, sa kamag-anak mo, sa kaibigan mo, sa katrabaho mo? O mananahimik na lang tayo sa katotohanan at patuloy na aalingaw-ngaw yung kasinungalingan o maling doktrina tungkol sa kaligtasan o tungkol sa buhay na walang hanggan? Hello? No? Sabi nga, he has no pit but our pit to lead men in his way. No? However, in 1 Samuel 5, 1-7 and 2, we see that God didn't need the help of his people to carry out his plan. Sa totoo lang, makapangyarihan ng Diyos. Kahit wala tayo, kaya niyang ipulpil yung kanyang magandang plano sa mundong ito. No? Magdala lang siya ng mga anghel o siya mismo, because God is omnipresent God sa lahat ng dako. No? Mag-share siya tungkol sa kanyang pagmamahal. Mahal ko kayong lahat. Tanggapin niyo ako. Magsisige sa iyong mga kasalanan. Kung meron pong malakas na boses, pwede naman po na siyang gumawa. Pero gusto niyang makipag-partnership po sa atin. Can we type or say partnership? Makipag-partnership po sa atin para tayo po ay magamit ng Panginoong Diyos for His purpose. Ano po yun? To preach the Word of God, to evangelize, to disciple the people, no, sa mga lahat ng tumanggap sa Panginoong Diyos, sa believers of Christ. May disciple po natin sila. Maturuan po natin sila. Not only the pastors, the leaders. Ikaw mismo, pwede mong i-disciple yung asawa mo, yung anak mo, yung kapatid mo o yung magulang mo. No? At wag natin iasa palagi sa pastor o sa mga manggagawa sa loob ng church. We have all the capability and ability to do the works in the ministry inside and outside the church. Kaya wag kang matakot. Ako, nagsimula po ako sa ministry way back 2026 nung tumanggap po ako sa Panginoong Diyos, talagang on fire po. No? Sabi ko gusto ko maglingkod sa Panginoong Diyos, gusto ko magpastor someday. At ngayon po, 10 years old tayo sa Love of Jesus Valenzuela. At ilang taon din po ako nag-youth pastor. No? And ito-total po natin for 17 years to 18 years no, ako po ay naglilingkod sa Panginoong Diyos. And no regrets na ako po ay naging pastor sapagkat napakasarap maging pastor. Meron pong hirap, meron pong sacrifices, pero mas nangingibabaw na nag-i-enjoy ako sa ministry, sa ginagawa ko, sa pag-preach ko ng gospel. Hindi nyo ako mapipigilan na mag-preach ng gospel. Hanggat may hininga po ako, hanggat nabubuhay ako, hanggat may lakas ako, isishare ko yung pag-ibig ni Jesus na siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo upang bayaran ang lahat ng ating pong mga kasalanan. Can you type amen for that? At ikaw rin, pwede kang gamitin ng Diyos. Sabihin mo lang sa kapitbahay ninyo, mahal ka ng Panginoong Diyos. Namatay siya sa krus ng Kalbaryo dahil sa ating mga kasalanan. Magsisi ka sa iyong mga kasalanan, tanggapin mo siya. Siya lang ang daan patungo sa langit. Si Jesus ay nagmamahal sa iyo ng sobra-sobra. And then magpray lang po kayo ng isang short na panalangin, i-guide mo po siya. Tatanggap siya sa Panginoon. Makakilala po siya sa Diyos eh. Kaya sa mga kabataan, sa mga magulang na naririto, don't be afraid to speak the truth. And the truth will set them free and will save them. Tayo po, meron pong malakas ang loob na nag-share sa akin po ng pastor doon po sa youth camp 2006. And I'm blessed dahil meron pong ginamit na pastor. Si Pastor Art ginamit ng Panginoon Diyos para ma-share din po ako ng gospel. Siya po yung nag-invite po sa akin. Praise be to God. Meron pong mga taong nagtiyaga po. No? Nagtiyaga po na umabot po sa atin. Galing mo, Pastor. Salamat kay Lord. May nakatulad mo. To God be the glory po. Si Lord po ito. Mahiyain po ako dati. Takot po ako magsalita. Hindi po ako madaldal. Ibig sabihin, tahimik lang po akong tao at wala akong pakialam sa tao. Si Lord na po ito, Ma'am Josephine, sa bawat isa. Si Lord na po ito. And to God be the glory. Ayaw po natin tanggapin yung glory. Gusto po natin kay Lord po lahat. Si Lord po ang lahat po ang kumikilos sa ating kalagitnaan. Si Sir Dina, Ate Dina, Ma'am Carmina, gagamitin ka rin ng Panginoong Diyos. Let's open our hearts to speak the Word of God. Magkakaroon tayo ng boldness na mag-speak ng salita ng Diyos kapag nasa atin ang banal na Espiritu. Kapag ka ikaw ay tumanggap sa Lord,
Sino po sa atin nakatanggap ng good news tapos gusto mo talaga magpatotoo sa mga testimony time, 'di ba? Nag-share po kayo diyan, salamat sa Panginoon, etc., etc. No? Talagang masaya kang i-share yung magagandang bagay. Nakikipagkwentuhan ka sa mga kumari mo, kumpare, sa mga kaibigan mo, sa mga bata, sa mga kabataan, mga kalaro mo, 'di ba? Eh grabe, naka-graduate ako. Grabe, ang taas ng grades ko. Grabe, nanalo ako sa ano, sa sports namin. Grabe, ang sarap ng luto ko. Masaya tayo nagbabahagi ng magagandang istorya sa buhay po natin. Why don't we try na i-share po yung pinakamagandang istorya ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus? The greatest plan and the greatest sacrifice ng Panginoong Diyos, i-share po natin sa iba. Mamaya, ang challenge po sa atin, kahit isa lang, na mayroon kang sharean ng video po na ito o sa GC po ninyo, kahit ito lang po, i-share nyo po ito. No? Mag-share po tayo ng gospel po rito. I-share nyo po ito na kailangan nila si Jesus sa kanila pong buhay. Tuloy lang po natin. Sabi po rito, sa kwentong ito, nakuha ng Philistines ang Ark of the Covenant, symbolizes of the presence of the Lord. Can we type Ark of the Covenant? Ito po yung binibitbit po nila na parang isang rectangle po na lalagyanan. Nandun po yung ano, nandun po yung ano, yung law, no, nandun po, no, yung book of law na nagre-represent po ng presensya ng Panginoong Diyos. No? At meron pa pong mga nakalagay po ron. Ayoko pong sabihin, baka magkamali po ako. No? I-re-research ko po ulit. Nakalimutan ko po yung iba pang mga nakalagay ron. Praise God. And then, sabi po rito, at inilagay nila ito sa temple ng kanilang idol na si Dagon. Si Dagon po ay ito po ay kanilang diyos-diyosan. No, at meron pong spirit of idolatry po rito. But every morning, makikita nila ang image ni Dagon na nakadapa sa harap ng ark. No, nakadapa sa ano po 'yan? Pag binasa po natin 'yan, matatagpuan natin 'yan sa chapter 5 verse 2 to 5. Doon po sa ating pong text. No, laging nakadapa, no? Parang meaning po na ang Diyos, ang totoong Diyos. At kailangan po ng bawat sa puso atin na tayo po ay sumamba, no? At magpatira pa sa ating pong Panginoong Diyos. And no other than God's. And one of the commandments of the Lord is don't make an idol, don't worship an idol or an image sa bato, sa larawan, no? O saan man po ito nilikha. And at the same way, no, hindi lang po 'yun yung mga idols po natin katulad nga ng pera, ng kasikatan, ng posisyon, no? At yung mga bagay na kung saan doon na po tayo sumasandal, hindi na po sa Diyos. Kaya ito po yung call out sa bawat isa. Isa sa challenge po sa bawat isa. Magalit na po kayo kung magalit po sa akin. Tanggalin niyo na po kung mayroon pong mga image po sa inyo pong tahanan, no? Kasi po ayaw po ng Panginoon po 'yan, no? Sa ating pong mga Catholic friends, meron po tayong mga Catholic friends po rito. Hindi ko po binabanggit po ito para sirain po ang relihiyon ng Katoliko. Gusto ko pong wasakin yung espiritu ng idolatry. Kung gusto niyo pa rin pong umaten po sa Catholic, wala akong problema. But don't worship the idol. Don't have or make an idol. Ayaw ng Panginoon po 'yan. Please lamang po. Mahal ko po kayo kung bakit ko po sinasabi po ito. Truth hurts. Kami rin po may mga idols din po sa bahay po namin, pero lahat 'yun tinanggal ko po. Bakit? Dahil hindi 'yan kalooban ng Diyos. Naalala ko lang po si Pastor Arduyan, siya rin po talagang mayroon pang mas mamahalin po na mga image ng mga saints. And then 100,000, 50,000. Talagang hirap niyang bitawan kasi mahal po eh. Malaki po eh yung mga image nila Pastor Art dati dahil sila rin po ay Katoliko. No? And then tinanggal po niya 'yon. Bakit? Kasi utos ng Panginoong Diyos. At kung mahal natin si Lord, sundin po natin siya. Yun lamang po ang aking sasabihin po sa inyo. Mahal ko po kayo. No? Mahal ko po kayo. Hindi ko po sinasabi po ito para siraan ko po ang ibang religion. Gusto po natin magising po tayo sa katotohanan na tanging si Jesus lamang ang tunay na Diyos at wala na pong iba. Siya po ay nasa langit. Nagsasabi po sa atin, mahal na mahal po kayo. Anumang idolatry sa puso ninyo, tanggalin na natin po yan. Nakikita po nila nakadapa sa ark.
aside from that, nagkakasakit ang mga tao saan man city nila dalhin ang ark. Tignan niyo po yung sumpa na binigay po ng rebulto pong ito, ng image po na ito, na si Dagon. Nagkakasakit po yung mga tao. And I believe in my heart, kung nangyayari po ito dati sa kanila, kung bakit kami sakit ngayon, baka ito po yung dahilan, idolatry. Sabi naman po ng Bible, sinasabi ko lang yung katotohanan. Nagkakasakit yung mga tao sa city po nila dahil saan man city nila dalhin ang ark, no? Ibig sabihin po, hindi po yung Ark of the Covenant, kundi po yung si Dagon, yung rebulto. No? Sabi po ni Ma'am Aisa, yes, nung nakilala ko si Lord, tinapon ko na po yung mga ganyan ko. To God be the glory. To God be the glory po. Praise God. Praise God. Yan po ang katotohanan. At pasensya na po kayo sa mga Catholic friends po natin. Pastor po ako. Ayoko po kayong magkasakit. Ayoko po kayong mapahamak. Mahal ko po kayo. No? At hayaan ko po ang Diyos ang kumilos po sa inyo. Kung ayaw nyo pong tanggalin, nasa inyo po yan. Hayaan ko po ang Holy Spirit ang mangusap po sa puso po ninyo. Sabi rin po ni Ma'am Dina, true, ang nagsasamba sa mga Diyos-Diyosan ay isang kasalanan. Hindi na po ako nagsasabi. Marami na po nagsasabi sa comment section po natin. Praise God. To God be the glory po. To God be the glory. The truth will set us free. God put enemies of His people without their help. In the same way, God can carry out His will by His own power. Kaya niyang labanan yung kanyang mga kaaway sa kanyang kapangyarihan at sa kanyang kamay. No? Pero bakit niya tayo tinawag na to proclaim the good news? Bakit niya tayo sinali sa eksena? Nakipag-partnership po sa atin. In Matthew chapter 28, verse 19 to 20, go therefore, make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit, and teaching them to obey which I have commanded you. No? And tandaan ninyo ang pangako ko, lagi ko kayo kasama hanggang sa dulo ng daigdig. Ito po yung maganda po ron eh. Kasama natin si Lord sa pag-preach natin ng Word of God, sa paglilingkod natin sa Panginoong Diyos. Kaya kapatid, huwag kang matakot. Ako po hindi ako natatakot eh. Alam ko po, mayroon pong tinatawag na persecution. Mayroon pong magagalit po sa akin. May magtatampo po sa akin. Okay na po yun. Na magtampo po kayo. Kaysa magtampo si Lord sa akin, magalit sa akin si Lord. Basang gusto ko lang sabihin ng katotohanan, dahil mahal ko po kayong lahat. Mahal ko po kayong lahat. Ayoko po kayong mapahamak at paparusahan, madisiplina ng Lord. At gusto ng Lord na gamitin tayong lahat for His own glory. It's because now we're saved, we are the light of the world. Can we type or say light of the world to declare the wonderful acts of God? Isaiah 49 verse 6. Can we type Isaiah 49 verse 6? Namatay ang aking mga magulang na walang kaming santo sa aming bahay. To God be the glory po. To God be the glory. Matthew 5:14, 1 Peter 2:9, we are royal priesthood, di ba? We are chosen generation. No? Tayo pong lahat po yun. If we will not respond to God's call, we will miss our purpose in life. Ephesians 2:10, we made to worship God and we made to proclaim the good news. We are made to do good works and good things sa ating mga kaibigan, kakilala at kapamilya, sa ibang tao. Tigit sa lahat, maibahagi natin si Jesus sa mga ito. And the Lord is inviting us today to be part of His great plan, not only for humanity, but for the whole creations. Romans 8:19 to 21. Bukod sa maraming rewards, magiging part din tayo ng Kanyang ultimate victory against evil. At makakasama natin siya for eternity. Praise God! Praise God! Makakasama natin si Lord for eternity. At gusto natin kasama ang ating pamilya. Gusto natin kasama niyo po ang inyong pong katrabaho. Ma'am Roda, dyan po sa City Hall. Sa Barangay Hall, sorry po. Rather, kay Sir Winnie sa City Hall ng Quezon City. Sa mga kapitbahay niyo pong nakikinig, Ma'am Rosalinda, Mama Merlina. Sa mga pamilya niyo pong kasama po ngayon, excuse me po, at sinishare niyo po ng gospel. Kasi gusto natin na lahat po tayo makakilala sa Panginoong Diyos. And the fact na hindi niya tayo kailangan should give us hope na kahit pumalpak, matisod o makasira tayo, we know na hindi nito maapektuhan ang pagpupulpil ng plano ni Lord sa bawat sa puso natin
Oo, nandiyan ang kaawin at so tayo, nagkasala ho tayo. Pero tandaan niyo po ito, na-distract naman ho tayo o napahamak ho tayo dahil sa kasalanan. Naging magulo ang mundo at sitwasyon ng buhay ng bawat isa sa atin. Nagkaroon po ng kahirapan, ng korupsyon, ng sakit at karamdaman. At marami pang mga delivery sa buhay po natin dahil sa kasalanan. Pero maganda, dahil kay Jesus, meron pong tinatawag na redemption and restoration. Ano po yun? Ito po yung good news. Dahil kay Jesus, sa kamatayan niya sa krus ng Kalbaryo, nagkaroon po ng eternal life. Nagkaroon po ng pag-asa ang bawat isa na dapat lahat ng bansa, lahat ng tao sa bansang Pilipinas, sa mga nanonood po sa atin, lahat po tayo pabagsak, papunta sa impyerno. But because of the Lord Jesus Christ who died on the cross, because of Jesus Christ, the Lamb of God who takes away the sins of the world, nagsakripisyo po siya para sa atin na dapat tayong purusahan. Kinuha ng Panginoong Diyos ang parusa pong ito, ang sumpa pong ito, ang sakit at karamdaman, ang kahihiyan and guilt and shame, just to prove na mahal tayo ng Panginoong Diyos, na dapat tayo sa kabila ng ating pong kabalbalan, kalokohan, kasalanan, kahalayan, kasinungalingan, lahat po yan, bisyo, maling relasyon. Pero ang Panginoong Diyos ang patuloy na nagsasabi po sa atin, mahal kita maging sino ka man. The Bible said, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have an everlasting life." Gayun lang pagsinta ng Panginoon sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus, na kung sino man ang manampalataya sa kanya, hindi mapapahama kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kapatid, kung first timer ka ngayon, hindi aksidente na nandito ka. Mahal ka ng Diyos, may magandang plano ang Diyos sa buhay mo. At kahit gaano kalaki ang kasalanan mo, kayang patawarin ng Panginoong Diyos. Dahil mahal na mahal kanya. Tin, mahal na mahal kanya. Sa mga na-share ng video po na ito, mahal ka ng Diyos. Dalawang bagay lang gagawin mo. Repent from all your sins. Magsisi sa iyong mga kasalanan. Kung ipapayag mo ang iyong mga kasalanan, maaasahang ipapatawad ang mga ito at lilinisin ka sa lahat ng iyong kalikuan sapagkat si Jesus ay matuwid. Pangalawang bagay, accept the Lord Jesus Christ. Receive Jesus Christ in your heart. Believe that Jesus died for you and Jesus rose again just for you. The Bible said, kung ipapahayag mo na si Jesus ang Panginoon at naniniwala ka na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. At kung tinatanggap mo yung hamon na ito at kung gusto mo talagang na magkaroon ng buhay na walang hanggan at gusto mo nang tumigil sa kasalanan, tumalikod sa kasalanan, sa iyong mensahe na ito, mahal ka ng Diyos sobra-sobra at kahit gaano kalaki ang kasalanan mo, bayad ito sa krus ng Kalbaryo. The past, the present, and the future sins it was paid in full by the Lord Jesus Christ. Jesus loves you. Kung nais mong tanggapin si Jesus, pray this prayer of acceptance to the Lord Jesus Christ. Can we raise our hands and we say, "Lord Jesus, I am here today confessing all my sins unto you. Nagsisisi na po ako sa lahat ng aking pong mga nagawang kasalanan. And today, I just open my heart. I receive you, accept you, believe in you that you died for me because of my sins. But on a third day, you rose again on high. Thank you so much, Lord, for this kind love na binigay mo po sa akin. Salamat po sa pagliligtas, sa pag-abot po sa akin. Bagamat ako'y makasalanan, mahal mo pa rin po ako. Patawarin po ako, ligtas mo po ako, at gamitin mo po ako, baguhin mo po ako for your glory. In Jesus' name I pray, ang lahat po'y magsabi po ng Amen and Amen. Praise God. To God be the glory. To God be the glory. Can we type "to God be the glory"? Sa mga first timer po, lagay po nang sa comment section, "Thank you Jesus for saving me." To God be the glory. To God be the glory. Hallelujah. Tama po ba 24 po tayong lahat na nanonood? To God be the glory po. This is our challenge. Tomorrow po, meron pa rin po tayong ibabahagi, our last part, no? Everyone is called to share the good news of Jesus, pero meron din tinawag para magbahagi ng gospel sa ibang bansa. Wow, ito po yung mga nasa abroad. Ito po yung mga pumupunta sa abroad o may balak po na mag-abroad. No? If you think you're called to do this, don't miss our devotion
tomorrow. Kita-kits po tomorrow. To God be the glory. Sa mga nasa ibang bansa, lalo na po kayo, Ma'am Aisa, sa mga nasa OFW po natin, sa mga ibang bansa na nakatira, may planong maganda si Lord sa buhay po ninyo. Kung bakit kayo dinala dyan sa ibang bansa, may greater purpose si Lord. Hindi lang para yumaman at mapagpala ang iyong pamilya. Meron po gagawin si Lord sa buhay po ninyo dyan sa ibang bansa. Pray, this is our application. Think about this. Sa paanong paraan may share sa ibang tao magandang balita tungkol kay Kristo? Bukod sa pagbabahagi ng video po na ito mamaya. Pwede nyo po bang sagutin po yan sa comment section or sa inyo pong sarili mamaya. Magbulay-bulay po kayo. At muli sa mahal na araw, pwede po ba mag-share pa rin po tayo ng gospel? Ako pa rin po may magde-devotion para po sa inyo. Patuloy natin ibabahagi yung salita ng Diyos. No? Kaya, alam niyo po, i-share niyo po sa kamag-anak po ninyo yung video po na ito. Sa mga kakilala po ninyo na hindi pa nakakilala sa Panginoong Diyos dahil mahal din sila ng Lord. Okay? And today, ang gagawin po natin, magpe-prayer po ako su tayo, no? At yung inyo po mga prayer requests, paki-PM po ako kung meron kayong urgent prayer request. I will pray for you po. I will pray for you. Hanggat maaari, ang gagawin po natin isang oras, ang pinaka-ano po natin eh. Naka-isang oras naman tayo. No? And I will pray for you po, no? In private prayer. Don't worry po, don't worry. Isulat nyo lamang po dyan, i-replay po natin yung video po na ito, yung mga comments po ninyo. Mag-focus lang po tayo. Think about your family. Isipin mo sila, yung asawa ko ba nakilala na, yung anak ko, yung magulang ko, yung kapatid ko. Parang sila hindi pa. At ikaw pa na nakakilala sa Panginoong Diyos. Kayo mga kamag-anak ninyo. I-list down niyo po yung kanilang mga pangalan, kung kaya yung kanilang mga apelido. Duyan family, Carloy family, Mangada family, Encarnacion family, Bruno family, Damagan family. Sulat niyo po. And then try to pray every day na Lord, iligtas mo po ang aking pamilya. At patuloy na pagpalain niyo po ng kaligtasan ng kaluluwa ang kanila pong magulang, anak, at kanila pong buong pamilya. Isama niyo po sa panalangin po yan. No, pwede po ba tayong manalangin po ngayon? Lord, maraming salamat po sa wisdom na ibinigay po sa akin. Alam ko po, Panginoong Diyos, na mahirap bitawan o pag-usapan po about idolatry. Pero Lord, salamat po sa lakas ng loob. At alam ko po, Panginoong Diyos, may ma-open sa preaching po na ito about idolatry. Especially sa mga Catholic friends po namin. Lord, hindi ko po intensyon na saktan po ang kanilang damdamin. Intensyon ko po na mabuksan ang kanilang puso at isipan sa katotohanan. Lord, isa lang po ang dapat sambahin. Walang iba kundi si Jesus. Period. Salamat po. I pray. Let's na i-open mo po ang kanilang mind, Lord God. Ang spiritual eyes, Lord God. Sa katotohanan sa mga bagay po na ito. And aming pong panalangin na patuloy po na maibahagi ang salita ng Diyos sa aming pong mga Catholic friends, sa aming pong mga Iglesia ni Cristo friends, sa aming pong mga Jehovah's Witness friends, sa mga Muslim brothers po namin, at sa lahat ng reliyon. Ang pakailamang po namin, Panginoong Diyos, ay mabahagi si Jesus at makipagrelasyon ang mga tao kay Jesus at wala na pong iba. Lord, continue na manguna ka sa puso ng bawat isa na sila po'y makakilala po sa iyo. I pray, Lord God, sa 21 nanonood po ngayon, I declare right now, kung sino man po sa atin may sakit at karamdaman sa Team Live and Team Replay, in the name of Jesus, pinapagaling ka na ng Panginoong Diyos sa pangalan ng Panginoong Jesus. Be healed right now. Claim it by faith. Katulad po ng preaching kahapon, United in faith, Lord, naniniwala po kami pagagaling po sila sa pangalan ni Jesus. I pray kung sino man po sa amin may kakapusan sa pangangailangan, baon sa utang, walang pang negosyo, walang pang matrikula, walang pang kain bukas. Lord, i-bless mo po ang bawat sa puso amin. Patuloy mong itouch ang puso ng bawat isa na magtiwala sa iyo na ikaw po magpapala sa bawat sa puso amin. At patuloy po kami magpakasipag sa gawain mo, magpakasipag sa trabaho, sa negosyo upang magkamal ng pera para sa iyong kaluwalhatian. Salamat po. I pray
sa lahat, Panginoong Diyos, na may pinagdadaan ng personahan sa kanilang pamilya. I-restore mo po ang kanilang pamilya. May away, tampuhan sa loob ng family. May hidwaan, may division, Lord God, may disunity. We pray, Lord God, for the restoration of family. I pray, sa oras po na ito, meron po sa amin, Panginoong Diyos. Lord, hirap na po sa buhay. Pagod na po. Panginoong Diyos, gusto na magpakamatay. Depressed na po yung kanilang anak o mismong sila, Panginoong Diyos, na nakikinig po sa amin. Lord, ang panalangin po namin, Lord God, palakasin mo po ang kanilang pananampalataya at bigyan mo sila ng kapayapaan at katatagan ng puso na naman ang pagsubok ng kanilang pinagdadaanan ay makayanan po nila. Strengthen them in Jesus' name. In Jesus' name, Lord, maraming salamat po. I pray, Lord God, for the empowerment of the Holy Spirit ay kanilang maranasan. Ngayon pa lamang, Panginoong Diyos, ang panalangin ko sa 25 na nanonood po ngayon sa team replay po namin, sa mga OFW, I pray, Lord God, for more anointing of your presence and glory, Lord God. I pray for the strength and wisdom and guidance. I pray na masharean po nila yung kanilang amo at patuloy silang maging mabuting katiwala, Panginoong Diyos, at magpakasipag para sa Diyos at para sa kanilang family. I pray, Lord God, yung long service. I pray for the bonuses. I pray, Lord God, for the benefits, Lord God. Mas lalo po nilang makuha sa pangalan ni Jesus. I pray right now, sa mga OFW po namin, silang lahat ay makakilala po sa iyo at yung kanilang buong pamilya. From Luzon, Visayas, and Mindanao, and Metro Manila, iligtas mo po ang aming buong pamilya sa pangalan ni Jesus. I pray, Lord God, sa lahat na may mga negosyo, pagpalaay mo po ito. Meron pong patubigan, meron pong tindahan, meron online selling, meron pong paupahan, Lord God. Lord God, I pray in the name of Jesus, pagpapalaay mo po ang lahat ng may negosyo sa mga nakikinig po sa amin sa pangalan ni Jesus. I pray right now, Panginoong Diyos, yung mga anak po ninyo makatapos ang pag-aaral, yung mga anak po ninyo na nasa abroad at nakatapos ang pag-aaral at nagtatrabaho sa Pilipinas or sa abroad, in the name of Jesus, gagabayan po sila. I pray, Lord God, for safe flight, Lord God, kay Brian sa anak po ni Mam Badet sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name. Amen and amen. I pray, Lord God, sa bawat, Panginoong Diyos, isa, Lord God, na nangangar para sa kanilang pamilya, maisa katuparan po ito. And we pray, Lord God, katulad po ng sinabi po ni Joshua, no, me and my household, we will serve the Lord. I pray na ang aming pong buong pamilya ay maglingkod po sa iyo, makilala po sa iyo, at maibigay po nila yung kanilang buhay para po sa iyo. Thank you so much, Lord God. I pray, Lord God, sa mga nasa City Hall, nasa Barangay Hall, Panginoon Diyos, sa mga kaibigan po ni Ma'am Roda, patuloy mo silang pagpalain, pasaganahin, gabayan. Patuloy mo po silang bigyan ng masaganang pagpapala at buksan ang kanilang kaisipan na sila, Panginoong Diyos, ay tinawag mo upang mangaral lang yung salita. I pray, Lord God, sa Constantino family, Ichon family, Lord God, pagpalay po silang lahat. Sa mga pamilya pong narito, Panginoong Diyos, sa Pascual family, Bilanyo family, Estoque family, Diaz family, Lord God, Laag family, Encarnacion family, Tevez family, Igar family, Rodriguez family, Fernandez family, Del Mundo family, Bonifacio family, Masangkay family, Liat family, Roman family, Rafanan family, Linares family, Mabasa family, Reyes family, Eugenio family, Bruno family, praise God, hallelujah, Damagan family. Lord God, sa bawat pamilyang narito, Panginoong Diyos, patuloy mo silang pagpalain, pasaganain, Panginoong Diyos, long life, good health, protection and guidance, peace and joy sa kanilang mga puso. Ngayon pa lamang, Panginoong Diyos, ang kapayapaan at kasaganaan ay maranasan po ng bawat isa at magamit ang aming pong buhay for your glory alone. Maraming salamat po, even the Project Nehemiah. Salamat po, meron na pong 5, 4, Panginoong Diyos, na 5,000 na magbibigay para po sa iyo, para sa iyong gawain, para sa church renovation. Ang panalangin ko po, mas malaki pa, mas marami pa, Panginoong Diyos, ang mag-commit ng willing at wholeheartedly na magkakaloob para po sa iyo. Salamat po, Lord God. Ngayon pa lamang, pagpalaay mo po ang lahat ng magsasakripisyo sa isang taon ng pagbibigay sa project po na ito. Pagpalaay mo ang team live and team replay po namin. Pagpalaay mo po ang bawat iyong mga anak na narito. Ay, I speak, Lord God, blessing, guidance, and protection today. Sa iyong parangal, sa pangalan ni Jesus, ang lahat po ay magsabi po ng amen and amen. Praise God. Praise God. Hallelujah. To God be the glory. Amen po. Let's shout Jesus reigns 7 times. 1, 2, 3, go. Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus reigns.
and Jesus reigns. Pagpalain mo rin po ang Valderrama family. Pagpalain mo po, Panginoong Diyos, ang Compact Company po. Yung mga employee po namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God. Praise God. Shoutout po tayo, shoutout. Muli, happy, happy birthday po, Ma'am Annalisa Yueño. God bless you po. Patuloy kayong gamitin ng Lord at ang inyo pong buong pamilya. Happy, happy birthday po sa inyo. To God be the glory. Ilagay po lang sa comment section, to God be the glory. Kung gusto niyo pong magtanong about po sa project na Himaya at hindi niyo pa naintindihan, hindi niyo naabutan, please PM po. At kung kayo po yung magko-commit, PM niyo po ako at ililista po natin. Meron na pong ano ha, meron na pong apat. Ako po yung yung isang pastora, yung dalawa po no na nanonood po sa atin po ngayon, no, nag-commit na po yung ganito, yung si ano po, secret po kasi secret po. At patuloy na ang Lord ang magpaala po sa inyo. Okay? Sa i-share po ninyo sa ating pong project na Himaya Church Renovation, paggawa ng worship hall for the glory of God. Ma'am Rose Estoque, Ma'am Cecil Fernandez, ang inyo pong anak ay makikita po ninyo at gagaling po ang may mga sakit at karamdaman po sa inyo sa pangalan ni Jesus. Ma'am Rose, pagagaling kayo ng Lord in Jesus' name. Ma'am Karen, anumang depression, anumang problema, makakaya dahil kay Jesus, walang imposible. At hindi na, pagalingin po kayo ng Lord sa Taiko family, at patuloy na, lagi po kayo manood araw-araw, mabibless po kayo sa gawain po natin. Mamaya po pala, si Sir Louis, 7:15 siya pong magtuturo. Antabay po kayo ha, 7:15, magandang mensahe ni Lord sa The Way of Jesus Way series po natin. Praise God sa pangunan ni Sir Louis Reyes. Shoutout po, Sir Louis. Ma'am Carmina Linares, Ma'am Yoli Mbasa, pagaling kayo ng Lord, pagpalaing kayo ng Lord. Ma'am Rosalinda Belanyo, na-miss ko po kayo, pagpalaing po kayo ng Lord. Lagi po kayo manood ha, kahit replay po, no, kung meron po kayong trabaho. Ma'am Serena Pascual, God bless you po. Si Joaquin and Ferdinand, magkakaroon ng changes in Jesus' name. Sir Merlina Ramirez Diaz, Hugo Simons, God bless you po. At sa inyo pong buong pamilya, Neo, Ma'am Carla, hello po sa inyo, Brother Lomer, Brother Edgardo, God bless po. Ma'am Shane, God bless po. Ma'am Annalisa Yueño, happy birthday po ulit. To God be the glory. Ma'am Roda Cruz Constantino, God bless po sa inyo. Hello po sa inyo. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory. Praise God. Praise God po. Hallelujah. Praise Jesus. Praise Jesus. And please comment po sa iba pong nanonood. No? Ma'am Bina, God bless po. Ma'am Rose, Ma'am Roda, God bless po ah. To God be the glory po sa buhay po ninyo. Pagpalain po kayo ng Lord. Pagpalain po kayo ng Lord. Shoutout po sa mga nasa Barangay Hall po sa kaila Ma'am Roda Cruz Constantino. Hello, shoutout po sa inyo. Mabuhay po kayong lahat. Enjoy lang po ang pagtatrabaho para kay Kristo at para sa barangay po ninyo. Pagpalain po ang bawat pamilya po sa inyo sa barangay dyan po sa Novaliches. To God be the glory. To God be the glory. Shoutout po sa ating pong mga OFW, kay Ma'am Aisa, si Sir Nancy, Ma'am Levy, Ma'am Amelia, hello po sa inyo, Brother Leomer, Ma'am Michelle, God bless po. Si Sir Merlin, sa Liat family, God bless po. Ma'am Elvira Cuyo, God bless po. Ma'am Isa Del Mundo, God bless po sa inyo. Ma'am Gregoria Rapanan, Ma'am Sister Meren Rapanan, God bless po sa inyo. To God be the glory. Si Sir Wilma Masangkay, at sa mga hindi po nagko-comment, hello po. Ma'am Ibanjanin Liat, hello po sa inyo. To God be the glory. Babay na po ah, dito na po tayo magtatapos at patuloy lang po kayo manood araw-araw. PM lamang po para sa project ni Himaya. Hintayin ko po kayo at patuloy kayo pagpalain. Sa lahat ng magkukomit, ngayon pa lang pagpalain po kayo ng Lord. In Jesus' name. Amen and amen. Babay po for now and see you later. 7:15 with Brother Louis Reyes in 5, 4, 3, 2, 1. Sa mga hindi po nanonood ng Sunday service, kindly replay the video po. Nasa timeline ko po pinakauna. Babay po sa inyong lahat. To God be the glory.